Kahapon lang nagtipon-tipon ang mga abogado at kaanak ng mga napatay sa war on drugs para hilingin kay outgoing International Criminal Court Prosecutor Fatou Bensouda na desisyon na ang nakabinbing komunikasyon laban sa war on drugs sa Pilipinas. Kinagabihan, inilabas na rin ni Bensouda ang higit 3 taon ng inasam-asa ng mga kaanak ng mga biktima. Ang pagpasya na hilingin sa pretrial chamber ng ICC ang permiso para tuluyan ng imbestigahan ang mga patayang nangyari sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Bensouda na may basihan para sabihing may naganap na crime against humanity na murder sa Pilipinas mula Hulyo 2016 nang maupo sa pwesto si Pangulong Duterte hanggang Marso 16, 2019 nang tuluyang umalis ang bansa sa ICC. Ayon kay Bensouda, base sa mga impormasyong nakalap nila, mga miyembro ng Philippine Security Forces ang pumatay sa libo-libong mga drug user at sibilyan sa mga operasyon nito. Kahalintulad umano ang estilo sa mga police operation ang mga nangyayari sa mga tinatawag na vigilante killings at may impormasyon sila na mga police o di kaya'y kinontrata at binayaran ng mga police ang may gawa sa mga pagpatay sa mga sibilyan na nasa 12,000 hanggang 30,000 na ang tantya. Dagdag pa ni Bensouda, malawakan at sistematiko ang mga patayan. Wala rin umano halos nangyayari sa mga investigasyon kaya kailangan ng mag-imbestiga ang ICC. Pero maging ang mga patayan sa Davao simula 2011 nang maging kasapi ng ICC ang bansa, gusto ring imbestigahan ni Bensouda dahil kasama umuno ito sa konteksto ng drug war. Bula Davao, dinala umuno sa Maynila ang mga taktika ng Davao Death Squad na nauwi sa marahas na war on drugs. Ikinatuwa ng iba-ibang grupo ang pasya ni Bensouda. Sulit umano ang paghihintay dahil makakamit din ng hustisya, ayon kay Attorney Edrie Olalia ng NUPL. Habang ayon sa Human Rights Watch, ang posibilidad ng imbestigasyon sa Pilipinas ay mangangahulugan na mapapanagot na si Pangulong Duterte sa war on drugs. Hiling naman ang karapatan sa ICC pretrial chamber, payagan na ang imbestigasyon sa Pilipinas. Tingin ng ilang eksperto, may sapat na basihan ang pretrial chamber na pahintulutan ang imbestigasyon. It is so detailed, heavily supported by facts, containing enough detail involving individuals who were killed in the drug war, and enough detail of the aggregate number of individuals who were killed and tortured as well in the drug war. The evidence that has been highlighted in yesterday's report is strong enough, is deep enough to demonstrate that there is indeed crimes against humanity being committed, strong enough to demonstrate widespread systematic attacks, strong enough to highlight that it is a state policy. So I think it's going to be very difficult for the ICC not to proceed with that investigation. Pero kagad kinontra ng gobyerno ng Pilipinas ang naging mga pahayag ni Bensouda. Hinding-hindi magko-cooperate ang presidente hanggang tapos na kanyang termino sa June 30 of 2022. Ayon sa Dangerous Drugs Board, wala umunong pulisiya ng pagpatay at paglabag sa karapatang pantao sa mga drug operations. Dismayado naman ang Department of Foreign Affairs dahil dapat umunong patapusin muna ang pagre-repaso ng Department of Justice sa mga kaso ng mga patayan. Bakit maghihimasok ang International Criminal Court na pinakita na natin na kayang-kaya na mga lokal na institusyon na siyang mag-imbestiga sa mga krimen na ito? Ang PNP naman, handa na uli buksan ang lahat ng mga record nito sa pagsusuri ng DOJ kahit pa iba ang sinasabi ng Pangulo. Kung ayaw ninyong tumulong, huwag na kayong magsige takot dyan na takot-takotin yung mga pulis na demanda-demanda opening of records. Hindi nga pwede yung open yan eh, pamamakita ninyo, baka makita ninyo yung pangalan ninyo. Yan ang problema dyan, kung makita ninyo, pati tatay mo, makita mo yung pangalan niya. Gusto po i-clarify all these documents that we have, pati na rin yung sinasabi natin na imbisigan ng IAS natin, all the cases of anti-illegal drugs operations that resulted in the death of the suspects or even the policeman, pwede po yan na ma-review ng ating ng DOJ. At yung tungkol naman na sinakusa ng ating pulis, wala pong katotohanan yan. Iwas pusoy naman ang DOJ kung makikipagtulungan ito sa ICC.
It really is up to the president. But right now, what the DOJ is doing is ensuring, you know, that there is a correct and complete review of the killings, no, which have resulted from this anti-illegal drug operations. Payo naman ng Commission on Human Rights, ipakita ng gobyerno na bukas ito at makikipagtulungan sa anumang investigasyon. Mike Navalio, ABS-CBN News.